Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Thank you for having me again. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Welcome aboard, Sec. Kaya lang kami natawag, maghingi kami ng update. Yeah. Hindi mo ba kami nakikita? Naka-costume kami ng piloto at saka stewardess, Sayang, hindi. Oh. Kasi I'm moving around. But okay. I'm sure it's a sight to behold. Hingi kaming update, Sec, kasi two days had passed since we last talked to you. Anong bago? I-reiterate ko ang DSWD, ready tayo mag-payout, no? Nandiyan naman yung pondo na itabi na namin, yung mga tropa natin, yung mga special disbursing officer natin nationwide, nakahanda na. So mula nag-usap tayo hanggang ngayon, nagpatuloy yung DTI na kumakalap ng listahan. Alam ko, bagamat hindi ako taga DTI, alam ko ito ang mga ginawa nila. Una, nakipagpulong sila doon sa grain, yung asosasyon ng mga rice retailers, yung Grecon. Nakipagpulong sila doon at nangako ang Grecon na tutulong sila magbigay ng listahan. Alam ko, kahapon binigay or this morning ibibigay ng Grecon. Kahapon lang kasi sila nagpulong rin. Pangalawa, isa pang magandang angulo ng DTI was itinipon nila yung mga business permit officers, yung samahan ng mga business permit officers. Kasi natural, itong mga rice retailers na to, meron itong mga business permit at makikita mo doon kung ano yung linya ng negosyo nila sa business permit. Mm. So, alam ko na tumutulong rin yung mga national business permit licensing officers na asosasyon para magbigay ng listahan. Pangatlo, alam ko na yung DTI mismo, dahil may mga field operatives naman sila, umikot rin sila sa mga palengke at nakipag-usap sa mga market master para matukoy pa ulit yung mga rice retailers na maliliit. So, bagamat hindi nga ako taga DTI, alam ko yan yung mga hakbang na ginawa nila kasi patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa kanila. Oy, DTI! Bakit importante yung mga binanggit ko? Kasi ang instruction ng ating Pangulo, dapat inklusibo yung listahan. Kailangan malawak, inklusibo, at talaga ma-capture natin yung yung mga maliliit natin na mga rice retailers, micro and small rice retailers. So ngayong umaga at 11 o'clock, magmi-meeting kami ng DTI para i-turn over sa amin yung listahan. Kahit na sabi ko nga sa kanila, dahil mahaba tong proseso na to, kahit na first batch man lang para talagang tuloy-tuloy tayo. Pero sabi ng DTI, confident sila na more than first batch ang ibibigay nila, kundi schedule na pwede naming sundan. Nakita nyo naman yung kalihim ng DSWD, dinidepensa yung DTI, pero ang punod dulo lang, hanggang ngayon, habang nag-uusap tayo ni Secretary, wala pa pong listahan. Pa, ganun lang yung pa. Punod dulo nito, hindi ba, Secretary? Well, Doris, Alvin, syempre kami, lahat kami, whole of nation approach to, so talagang tulong-tulong talaga dapat. Kahit hindi ako taga DTI, sasagot ako para sa kanila dahil magkapulong naman kami, magka-teammate kami dito. Pero ang commitment nila sa amin is today, makukuha yung listahan. Oo, kasi Sec, sa bawat araw na nalulugi itong mga retailers na to, lalong marami ang aaray. Hmm. So kasi nalaman naman po natin na willing naman ang gobyerno na bigyan sila. Hindi, ready nga siya. Ready na si Gatchalian. Ready ang DSWD. Yun nga lang, kailangan talagang ng listahan from DTI. DTI! Gising na po, DTI! Gising na nga yung sekretary. Confident ako na ibibigay nila sa amin. Hindi sa nagre-reson ako para sa kanila, pero alam ko rin kung paano kasalimuot yung pagkalap ng listahan. For instance, sa pagkakaunawa ko, because of the rice tarification law, sa pagkakaunawa ko to, di ba dahil na-liberalize yung pag-angkat ng bigas, yung regulatory, yung mismong Grecon, hindi na rin sila ganun ka cohesive. Sabi nga nila dahil, kumbaga na-liberalize na, hindi na to highly regulated na industriya, they've also, over the years, not updated, but rather, hindi na sila kasing cohesive. Sabi nga nila, they will have to gather their data pa. Mm. So, meron rin talagang, kahit medyo mahirap rin talagang ipunin tong data na to. Nag-usap kasi tayo Tuesday. So, in fairness sa DTI, galaw sa man sila ng galaw mula Wednesday, Thursday. So, it's only been 2 days, but today, they'll give us the list already. So, bagal. Sa opinion ko, Medyo mabilis na yon para sa akin. Mabilis kasi na. Kasi 48 hours lang naman ang pinag-usapan natin. Opo, pero hindi naman po makupad yung mga retailers sa pagpapalista.
Eh, naku, magbibigay ka agad yung pera yun. Magbibigay ka agad yun, Doris, kasi siyempre mga membro nila to at sila mismo ay makikinabang dito sa tulong pinansyal ng gobyerno. But ako, I'd rather look at it this way. Mula nag-usap tayo nung Tuesday, Wednesday lumipas, Thursday lumipas, by this morning, imagine nyo, meron na kaming preliminary na listahan para makapagsimula na tayo. Pero nakabalik na po ang presidente. Remember, ang presidente nagbili niyan, kaya ka naiwan, hindi ka nakasali because you need to make asikaso the problem, di ho ba? So kailangan, when is the earliest that you can start the process, yung pamimigay, yung pamumudmud? If, assuming na merong listahan ng 11 mamaya, when is the earliest? I would, Alvin, ayaw ko muna magsalita. Kami, basta kaya namin. Pag binigyan kami ng listahan, agad-agad kaya natin yon. As in, now na, kaya natin yon. Pero ayaw ko lang muna, kasi I want to see the list muna ng 11 o'clock right, para alam ko kung ano ang magiging ruta natin. But Alvin, one thing I do promise that our friends in media katulad nyo, the moment makuha ko yung listahan, we will notify you kaagad na meron na kaming ganitong klaseng schedule ng payout. All right. Yung hirit po ng mga retailers na kasi 15 mil lang ibibigay, maliit diba? Daw. Maliit daw po yun. Luging-lugi pa rin kasi halos 50,000 piso kada linggo ang lugi sa kanila. Masasagot po ba ninyo yun, Sec? Well, Doris, kasi Alvin, doon sa Sustainable Livelihood Program, 15,000 yung maximum. Up to 15,000 kami. Pero alam ko naman ang ating Pangulo, pag na, I'm sure in the next couple of days, marami pa yung dialogo between the Rice Retailers Association. I'm sure may iba pang mga programa ang gobyerno. Nung isang araw nga, di ba, nabanggit nyo na yung DTI, I think kayo yung nagbanggit lang, yung DTI mismo, meron din silang mga programa that can do microfinance. So alam ko kasama yan sa mix ng mga interventions na pwede natin gamitin. So ibig mo sabihin, posible pang madagdagan, pero sa ibang ahensya naman manggagaling yung pondo. Oo, kasi I mean, maximum na sa kanila. I don't want to preempt any decision. Hindi ako magsasagot doon. But one thing I can say is alam natin na ang ating Pangulo nakikinig at alam niya ang pinagdaraanan ng ating mga small rice retailers. At nauunawaan niya yon. So I won't be surprised kung meron pa siyang mga ibang instruction pagka kapag kailangan pa. Pero Alvin, Doris, hindi nga ako eksperto kaya mahirap magsalita. Hindi ko rin to angulo. Ang sa pagkakaunawa ko nung nakikinig ako sa Department of Trade and Industry and Department of Agriculture, it's small and micro enterprises to or small rice retailers. So we would surmise na hindi rin ganun kalakihan yung kanilang inventaryo na kailangan paandarin. Kaya nga napaka-importante i-define ano ba ang micro at ano ang small, ano ang medium, ano ang large, di ba? Kasi bawat sektor na yan, kanya-kanyang intervention. Like kami sa DSWD, ang kliyente na tinitignan talaga namin, yung micro at yung small, yun yung amin. Yeah. Pero sabi nga ng DTI, maaari rin silang tumulong para dun sa medium at yung sa large. At hayaan ko na lang sila siguro sumagot para doon. Pero ang importante dyan, the moment po na may listahan mamaya, kahit pa weekend tayo, hindi huma. Yes, okay Alvin, yan, yes, sisimulan ng weekend. DSWD yan. Sige po. Yes, Alvin, kahit weekend, we're ready, raring to go and do this immediately dahil importante to sa ating mga small, micro-small rice retailers. By the way, paanong mood niyan, just in case matuloy this weekend? Alvin, nakikita niyo yung pag nagpe-payout ng DSWD para hindi maantala yung routine ng mga tao. Kami ang lumalapit sa kanila. So makikita niyo kami pupunta sa palengke at doon tayo magpe-payout para hindi cash na sila dadagsa. Cash. Sorry, cash. Akala ko GCash or Maya. Cash. Bagamat merong moves sa loob ng departamento ngayon, nagdi-digitalize kami, di ba? Pero importante na yung mga pinakamabilis na proseso. So cash namin dadalin, over the counter, doon kami mismo sa site. Yung parang nakikita nyo pag nagpe-payout ang DSWD kung may mga kalamidad, di ba? On-site yon para hindi sila ang lalapit sa amin, kundi kami ang lalapit sa kanila. So anong mensahe ng Secretary Gatchalian sa mga atat na atat at talagang nag-aantay po ng mga rice retailers sa ayuda galing sa gobyerno? Secretary, go ahead. Sa mga nakikinig ng mga small rice retailers, na uunawaan namin yung hirap na pinagdaraanan nyo ngayong mga panahon na to. Nagpapasalamat kami sa inyong pag-unawa, pero makakaasa ko kayo na sa madaling panahon, when I say madali, isa o dalawang araw na lang ang siguro inaantay natin, masisimulan na natin ang tulong pinansyal mula sa inyong pamahalaan para maibsan itong sakripisyo na pinagdadaanan nyo.
Thank you, Secretary. Oh, please, mm-hmm. please do not forget to provide security. We're talking of large sums of money. Eh, palengke po yung pupuntan. Maraming tao. Security po para sa tao ninyo na mamimigay. Diyos ko po, baka ma-hold up yan. Oo, ano naman yan, standard operating procedure natin. Good. Kasi di ba minsan nagpe-pay out tayo sa mga geographically isolated disadvantaged area. Ang kaya nga DSWD na pasok sa eksena dahil may, tayo lang ang departamento na may palagay ko ganitong mekanismo na nationwide ang makinarya, ika nga. So, but Alvin, Doris, thank you for the concern. We will double up our security. Thank you. Good idea huwi talaga. Meron po ba kayong ilalabas na mga advisory kung saan ang pupuntahan ninyo? Definitely meron. We promise you full access to information kung sino, kailan, anong araw, yan, lahat yan, ilalatala natin, mahawakan ko lang yung listahan. Opo, I asked that question kasi gusto po nating iwasan yung nangyayari pagka meron pong alam ng mga tao na may ganyang payout. Dumadagsa po sila. Kukuyugin po kayo ng mga gusto makakuha ng ganyang klaseng ayuda. Kaya sana nga maging maayos yung schedule at saka yung advisory kung saan talaga ang pupuntahan ninyo. Yes, and inundadaan din kami sa mga asosasyon nila para organized na organized rin tayo. Yan, oo. Okay. Thank you, Sec. Mabuhay po kayo. Mabuhay, sir. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Magandang Doris. Magandang umaga po sa inyo. Thank si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development.